Magandang araw ulit, mga backyard. Kayo po ba ay may pamahiin sa pagbababuyan ninyo? At kung naniniwala ba kayo na ang prosperity po ay hindi pwedeng gawing gawing inahin? So bago yan, intro muna ako bago tatalakayin, mga backyard. Una po sa lahat, mga kabakyard, ay nais ko lamang po i-shout out po si Ma'am Chang Pig Farm na aking pinagkuhanan ng lead para gawin ang video na ito. Mga kabakyard, ang pag-uusapan po natin ngayon ay totoo ba, mga kabakyard, na hindi pwedeng gawing inahin ang mga first party na baboy? So, napanood ko kasi yung sa vlog, isang vlog ni Ma'am Chang Pig Farm, Chang Pig Farm na nagbinta siya ng mga biik at tapos may bumili sa kanya na nagsasabing hindi raw ba pwedeng gawing inahin yung mga prosperity po na mga biik, yung baboy. Hindi pwedeng gawing inahin, yung ibig nila sabihin. So, nasabi doon na yun daw po ay mga sabi-sabi din ng mga tatanda na hindi raw po pwede. So, sabi rin nung iba na pwede rin naman daw. So, ayun, mga kabakyard. Kasi, doon po sa marami po akong sinasalihan din ng mga group ng mga hog raiser doon sa sumasali din sa mga group. So nakikita ko roon, mga kabakyard, na sari-sari rin po ang kanilang mga komento pagdating doon sa ganyan nga yung prosperity ay hindi pwedeng gawing inahin. So marami pong nagsasabi na pwede rin daw. Marami rin nagsasabi na pipiling gawin daw, mga kabakyard. So, isi-share ko sa inyo, mga kabakyard, na itong prosperity kasi po, katulad nga po nito, itong dalawa ko na inahin na ito. Ito po ay kinuha ko po ito nung early 2021 po. Binili ko po 'yan mga April po 'yan. So, ayun, bali ito po ay pangalawang anakan na po nila, yung tig-sampo po nila ngayon yan, pangalawang panganganak na po nila. Pero nung una po, yung isa po, yung banda rito, ito po ay nanganak po ng 8, mga kabakyard. So, sa kasamang palad, yung isang anak niya ay naapakan niya. So, yun, patay yung isa. 7 lang po natira. So, yung isa naman po, 7 lang po ang anak noon. Tapos, wala naman po nabawas. Namatay nga lang din naman po yung isa. So, ayun, parang 7 at saka 6 lang po ang nakuha ko yun sa kanila. Pero sa pangalawang anakan, so, naganak naman po sila ng tag-sampo naman po sila. So, masasabi ko rin po, mga kabakyard, na ang prosperity ay hindi naman po pala masama o kaya maganda rin naman pong gawing inahin. So, kasi base lang sa experience ko, mga kabakyard, hindi ko din po alam kung ano yung paniniwala ninyo. So, pa-comment comment na lang po sa baba kung hindi rin po kayo naniniwala na mga prosperity ay hindi pwedeng gawing inahin. Pero para sa akin po kasi, ay pwede naman po. So, nakikita nyo naman yung mga nakalipas na vlog ko ay talaga pong ito po ay nanganak po yun ng tag-sampo. So, itong isa nga, tag-sampo na yung sampu ulit na isa, yung pangalawang inahin ko, nanganak ulit ng sampu. So, ayun, mga kabakyan, okay naman po. Baka mamaya yung pangatlong anakan, mga 12 na. So, sana po, mga kabakyan, ay sa sunod na pag-anak ay marami-rami na. So, para sa akin kasi mas maganda po kung nag-iay po talaga kasi yung nung una po kasi
eh may mga ginagawa ako, ginagawa po ako nung mga panahon na yon, kaya hindi ko naasikaso. Kaya ko kunti lang siguro yung anak, mga kabakyard, isa pa po ang isa pong dahilan, yung mga prosperity na ako, hindi nga maganda siguro. Baka yung iba kasi, yung sa akin po kasi nung una ay pinasumpit ko lang po sa technician. So, hindi ko rin po kasi maasikaso noong mga panahon na yun, kaya marami, marami po akong trabaho. So, ang binibigay lang ni technician ay isang dose lang po. So, nung ako na po ang nagsumpit, nung pangalawa, siyempre, wala na po akong mga trabaho noong mga panahon na yan. Ako na yung katulad, tagsampo. Ang binibigay ko na po sa kanila ay tagdadalawang dose po ang binigay ko sa kanila. So, ayan na, maganda naman po ang resulta, mga kabakyan. Ako na po mismo ang nagsusumpit. Ako na rin po ang nag-i-inject ng mga antibiotic sa mga baboy ko. Lahat po yan. So, ako na po ang pinaka-technician din po ng ano. Ang dami ko na rin po na pupuntahan ng mga ano, na nagbababoy na ako na rin po ang nag-process ng mga ano nila, big, at saka yung mga baboy nila. So, ang masasabi ko lang po, ang prosperity po ay hindi po masamang gawing inahin. So, base lang po ito, mga kabakyard, sa aking karanasan. Ito pa ang isang maidadagdag ko, mga kabakyard. Kasi nung itong isang ano ko, isang inahin ko nung unang anakan, yung may walong anak, yung prosperity rin. At meron pong bumili sa akin, mga kabakyard. Ito pa ay kwento ko lang din na ang pangalan ng ano, ang pangalan ng farm niya ay Banayat Pig Farm. So ito po ay malaki rin po kanilang ano, kanilang pig farm. So prosperity po, bumili naman po siya. Kaya nasasabi ko rin po, mga kabakyan, na hindi rin siya naniniwala na ang prosperity ay hindi po pwedeng gawing inahin. So bumili po siya isang piraso sa akin, susubukan din daw niya yung aking lahi po ng aking mga baboy. So ayun po, hindi ko nga lang po napupuntahan kung okay ba yung kanilang ano, pero yung binili niya sa akin, babae po yun, at gagawin din daw po niyang ano, gagawin niyang inahit. So ayun lang po, mga kabakyard, sana ay nakatulong din, mga kabakyard, sa pag-share ko na ano ng video na ito. Sana paki-comment niyo lang po, mga kabakyard, kung ano po ang paniniwala ninyo, mga kabakyard, kung hindi ba pwede gawing inahin ang prosperity na baboy, kung pwede ba. So ayun, mga kabakyard, wait ko na lang po yung comment niyo sa baba. So ayun, paki-like na lang po, mga kabakyard, ang ating munting video na ito, pagkatapos ng video na ito. Tapos paki-like, paki-subscribe na rin po, please subscribe, and paki-hit na lang din po yung notification bell para ma-notify po kayo, mga kabakyard, sa aking mga susunod na i-upload pa na mga video. Maraming salamat po, God bless po sa ating lahat, happy farming po.